Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakadamay po ni Maine Mendoza. No, dito po sa mga nagsasabing basura si Panot, pati po si Menggay, sinasabihan po nila ng basura. Ito po ay may kinalaman sa politika. Okay? At ulitin ko lang, ang pagsuporta po natin kay Maine at kay Alden ay wala pong bahid ng anuman pong politika. Ni hindi nga po nag-promote si Maine Mendoza at Alden Richards ng kahit na sino pang politiko. Sadyang ginamit lang po ang pangalan nitong si Maine Mendoza ng mga local politicians natin. Okay? Ito yung nangyayari po dyan. Talagang gagamitin nila ang pangalan ni Maine Mendoza. At pag nakamtam na nila, lumalabas ang tunay na kulay. Tulad po ng mga nangyayari ngayon. Ano ba nangyari? Ito hong si Panot ay lumipat sa puder ng Nationalista Party List. No? Mula po sa pagiging kakampink, siya po ay naging, ano bang tawag doon sa red? Sa Unity, no? Unity. Hindi kasi ako aware talaga. Alam ko, nababasa ko naman po yung mga politika-politika na ganyan. Pero ako po ay pinipilit kong maging apolitical. No? Yung walang kinikilingan. So kung sino man na maupo dyan, isusuportahan po natin alang-alang sa ating bansa. Pag-usapan po natin yan maya-maya lamang. At syempre, hindi rin tayo magpapahuli sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden na sabay din pong nag-promote. At ngayon ay inaasar nga po nila dahil si Menggay ay iisa na lang po sa satellite. At bakit daw hindi na lang konen si Alden Richards para makasama niya doon. Wala na po si Bong Navarro dahil alam niyo naman po yung kaso niya, di ba? At bilang pasasalamat, maraming salamat po no, sa mga netizens, sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. At naririto nga po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Leila Nunag. Sabi niya rito, "Good morning Mr. Pinas. Buhat noong sinabi ni King Cobra yon ano, kay Alden na walan na ako ng respeto sa kanya. Nanonood lang ako ng Itbulaga para tignan ang suot ni Maine kasi gandang-ganda ako sa kanya. Bawat suot niya bagay sa kanya. Di kagaya ng 2M, kulang na lang ilabas ang kaluluwa. Si Maine, simple lang magdamit, ano? Si QC, no, ginagaya, no, si Queen, yung QC yung na tinatawag nila is si Queen Cobra. No, ginagaya ang ayos ng buhok ni Maine. Di naman bagay sa kanya. Ang tanda kaya, ano? Silang mag-asawa inggit na inggit sa mag-asawang Fulkerson. Pag Sabado, di ako nanonood ng Itbulaga sa YouTube na lang. Ako nanonood. Kainis lang tignan ano, ang mga host nilang pabida. Sorry Maine, nadadamay ka tuloy. Thank you Mr. Pinas." Maraming salamat din po sa inyo mga sinabi. And thank you for being honest Miss Leila Nunag. Ano? Wala namang masama sa pagiging honest. Ang sabi nga nila, di ba? Ang sumasama ang loob ay yung mga taong hindi makatanggap ng katotohanan. And I agree with your statements po no, tungkol po dito kay King Cobra. No? Na talagang matapos niyang masabi yon at marinig pa ng mga ibang fans na hindi na kailangan na bumalik si Alden Richards sa Itbulaga dahil nandun na naman daw po sila. Nabuhat na marinig ng mga netizens yun, ng mga fans na nandun sa APT, wala na po. Lalong bumaba ang tingin nila dito po kay King Cobra. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula naman po kay Miss Doris Datupan. Ang sabi niya rito, "Bahala sila Mr. Pinas, puro sila coincidence. Pangontra nila yan sa katotohanan, pilit kasi nilang pinagtatakpan. Mas marami tayong alam kaysa sa kanila for 7 years pa naman tayong nakafocus sa dalawa. Yes, napakadami ng resibo. Mag-asawa yan, natural, pareho sila ng mga gusto at decisions in life. Obvious, sinasadya ni Menggay na sabihin yun. Bahala siya doon ano, na mga asyumerang kampo ni Panot ano, na nag-hallucinate na naman. Excuse, no? Eh, gumising na kayo sa realidad na lalaki ang gusto ng puon nyo. Diba? O Bob, remember, nasa kongreso na siya at nagtatrabaho.
ano yung iiwanan niya yung work niya para magliwaliw? Siyo nga lang ang naniniwala sa inyo. And FYI lang, bigyan nyo ng respeto ang Fulgerson couple, leave them alone. Daig nyo pa kaming mga true-blooded Aldab Nation na laging nagigiveway sa private life nilang mag-isawa. Why not start looking for a clean job? Hindi yung paninira sa kapwa, magtrabaho kayo before the revelation comes. In the end, kayo rin ang talo. Thanks and God bless, good day, Mr. Pinas, ingat palagi. And you take care too, Miss Doris Tatupan. Tama po kayo, bakit hindi na lang sila maganap ng ibang malinis na trabaho at hindi yung tinatrabaho nila si Mayna tsaka si Alden at sinisiraan ng sinisiraan si Menggay. Diba? Sana magising sila sa katotohanan. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Carian Drops 08. Sabi niya rito, Mr. Pinas, kay JDL na lang talaga ako naniniwala. Simula po kasi nang isinama nila yung si Panot sa MMFF, nawala na po ako ng gana kay Vic Soto. Siguro po, totoong siya ang may pakana ng lahat. Pati yung mag-asawa, no, pati yung asawa niya, grabe din po. Hindi po pwede na ikasal si Maine this year kasi magiging sukob yun. Kasi kakakasal lang ni Colleen. Sana po hindi pa sila pumirma sa kontrata sa mga managements nila. At yun din po ang pinagdarasal ng iba na sana pag natapos na ang kontrata ni Maine Mendoza sa AAA, pag natapos naman po ang kontrata ni Alden Richards sa GMA, eh tama na. No? Tama na ang mga paghihirap na kanilang dinanas at hayaan na po natin silang maging malaya. Diba? Ngayong araw nga, si Maine Mendoza ay nagpamasahe. Nagbigay nga po ng mensahe, no, yung mga masahista niya doon na maraming salamat daw sa palagi ang pagdalaw at pagbisita ni Maine Mendoza sa pahilutan na yan. Hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung footwear ba yan. Limutan ko ang pangalan ng pinagpamasahe ni Maine Mendoza. No? At bukod nga riyan, si Maine Mendoza at Alden Richards din po ay sabay pong nag-promote ng concert na Lindsay, hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko, no? Yung concert yun. Si Mayna tsaka si Alden po ang nagpo-promote niyan. Tulad po ng 2 million ng subscribers ng Tok Tok Philippines because of Maine Mendoza and Alden Richards. Congratulations sa inyong dalawa. Partida pa yan. Hindi pa kayo pinagsasama sa isang screen. Palagi magkaiba ang screen kung nasan kayong dalawa, Maine and Alden. Pag nagsama pa kayo, naku po, mas lalong ahahakot ito ng mga subscribers. Congratulations once again. Pero dahil nga po sa pagpapamasahing niya ni Maine Mendoza, syempre, hindi mawawala ang mga nag-uumepal at mga nagsusyungasyungahan ng mga toxic Mainers at Armin fans. Kung saan sinasabi nila na matapos nga raw pumunta sa kongreso na itong si Panot din po ay nagpamasahe. My goodness, people. Siguro po, kung kayo po ay manloloko kahit grade 1, ay mahihirapan po kayo manloko dahil sa mga napaka-obvious na inyong mga pinaggagagawa. Diba? At pag-usapan na nga po natin ang sentro ng ating mga updates ngayong araw. Kung saan, si Maine Mendoza ay nadadamay sa katawagan po, no? Sa bansag na basura. Si Panot po kasi ang kanilang pinagdidiskitahan ngayon sa social media kung saan sabi nga po nila binoto ko pa naman to nung halalan, ito yung mga taga QC ha, binoto ko pa naman to nung halalan, akala ko matino dahil kakampink eh, diba? Ngayon nalumipat siya, basura din pala siya katulad ng isang Maine Mendoza. Napakarami pong nagsasabi ng ganyan na pati po si Maine Mendoza ay isang basura. Yan po yung napapala, no? Yan po yung napapala nung mga taong napakatatabil po ng dila at hindi muna nagsasaliksik, nagre-research kung ano nga bang naging punot dulo ng lahat. Okay? Yan pong sinasabi nilang basura talaga si Panot, no? Ulitin ko lang, ano, pasintabi lang sa mga political views natin lahat, ano? Nire-respeto ko po ang lahat pagdating sa pananaw sa politika. Pero ito nga po yung matagal na nating talagang pinagkakatago-tago at pinagkakadepensa kay Maine Mendoza. Ayaw na ayaw natin nang nadadamay siya sa politika dahil pati siya ay binabalahura. Tingnan nyo, pati siya nadadamay sa tawag na basura kay Panot dahil inendorso daw nitong si Menggay sa Panot. Hindi nila alam
si Wannabe yun, na lumipad pa, lumilipad pa, tumangat pa ang pelikula. Ang pulit. Ano ba tawag doon? Peluka. Pulit na ka. Pagkaroon na nabubulol tayo, no? At bukod nga po riyan, ang dami rin pong nagsasabi na ito nga pong pagkakadamay sa tawag na basura nitong si Mengay ay maging opener na raw sana sa mga toxic mainers na talagang sumusuporta din naman kay Main Mendoza. Sana maisip nga naman nila na sa tuwing kanilang inilalapit si Main Mendoza sa tinatawag po nating politika, eh lagi pong nagkakaleche-leche ang kanyang pangalan. Kaya nga hanggat maaari, ilayo si Main Mendoza sa mga ganyang bagay. Okay? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Wala pong ibang kasama si Mengay na nagpahilot. Okay?